Alright, hey guys! Welcome back to our channel, and for today's video ay share ko sa inyo yung journey ko sa pagpapapayat at the same time ay tulong na rin siya bilang testimonya sa mga babaeng may PCOS at nag-hormonal imbalance. So if you're interested guys, make sure that you already have subscribed our channel, do like and hit the notification bell so you will never miss our upcoming videos. So for today, for this very hour, I am now going to connect you. Thank you! Guys, nandito na tayo ngayon. So, nakikita ninyo guys, ang laki-laki ko dati, right? Yes, napaka-diferensya talaga sa latest na transformation ko last May 16. Yes. Okay. So, that's it. Napakalaki ko. So, kailan nagsisimula ang kalakihan ito? Of course, noong after the delivery of my second son, July 17, 2019 ko siya dinideliver. Then, after that one, ang laki-laki-laki ko na. So, sad to say lang, guys, na yung son ko, pangalawa, of course, 2 days lang siya at hindi na siya, at kinuha na siya ni Papa God. Pero okay lang guys, tanggap ko na. Yes. So, ayan. Ang laki-laki ko after I delivered him. Yes. Then, unang-una, hindi ko pa nagiging problema yung kalakihang ito. Kailan lang? Noon na yung time na gusto na sana namin, or doon na yung time na nag-wonder ako kung bakit abnormal na yung menstruation ko. Yes. Tig tatatlong buwan, minsan tigda dalawa. So, kailan lang ako nagpapacheck sa OB o lumalapit sa OB? That time, mga 8 months na doon na, kasi may mga buwan talaga na akala ko buntis na ako. O kasi, pagka wala nga yung isang baby, kung kailangan sundan, sundan agad. Pero doon, hanggat sa nakikita ko na hindi na pala nagiging normal ang lahat. So, lumalapit na ako sa OB. Then doon, paglapit ko sa OB, nalalaman namin na may PCOS pala ako. Yung polycystic ovary syndrome. Yun. Then, sa explanation ng OB ko, kaya pala na nagiging abnormal na yung menstrual flow ko ay nang dahil, guys, na nahihirapan yung ovary ko mag-release ng egg kasi may mga small follicles na tumutubo. So, paano yon ipapawala? Itong sabi ng OB ko, kailangan daw ako mag-lose ng weight. Then, may mga foodangs or food na kailangan kong iwasan. Okay. Yun yung ginagawa. May pinapatake rin siyang medicine sa akin para makapag-ovulate. Oh, makapagbong ka ng ovulation ng aking sitwasyon. Pero wala pa rin. Hindi talaga siya tumatalab, guys. So, umaabot pa by God's grace talaga. Ayaw talaga ng Panginoon. Kasi it will lead kung inyong, yun bang, term is pabayaan, it will lead to heart problem or it will lead to diabetes. Oo, yun. It will lead to diabetes kung pabayaan niyo yung PCOS, guys. So, ayaw ni Papa God, by God's grace talaga, mga October, may sinisend siya sa aking angel. Literally, angel ang pangalan. Friend and sister ko. Hi, Jel! Thank you so much kasi siya ang natulong sa akin na may page sa FB na kailangan kong i-join. So, hindi ako nagdadalawang isip, join agad ako. At first, nakita ko yung mga post nila doon, guys. Wala lang. Kasi ako, worker ako. Ang hirap kasi andoon, nandoon kasi yung dapat kung pwede, walang, hindi ka mag-arise. Ang hirap kaya sa akin. Pero, November 2, tinatarget ko na talaga. October yun, no? November 2, tinatarget ko na yung sarili ko na sisimulan ko November 2. Yes. Kasi November 1, kailangan pa akong kumain kasi kailangan makabisit pa ako sa yung kidnap ng yung baby ko na nawala. Kakain pa muna ako ng carbs. So, November 2, nagsimula ako. 3-4, walang pasok. So, makaka-adjust na ako pagdating na mag-resume na sa mga November 5, 6 ba yun? Yun. So, yun, nagsimula na ako mag-LC. Ano yung LC? That's a low carb
low carbo, LC means low carbohydrates. WoE, way of eating. So, yung ginagawa kong pag-diet, yun ay diet na pina-follow ko. I-take ko lang yung mga low-carb foods lang, guys. Yes, so, babalikan natin kung ano ko kalaki before that moment pa talaga. Oh, see, ang laki, ang sexy ko talaga dati. Ewan ko lang. Yung mister ko rin, hindi man ako sinabihan, oy, ganun talaga ako kalaki, guys. Before November 2, ha? Okay, ganun ako ka-sexy. Confident pa naman ako, ganito pala ako kalaki. Kaya naman mag-wonder sila, ba't ang laki ko na raw? Sabi ko, nasisiksihan man ako sa self ko, oy. Okay, ganun talaga ako. Ganon. Kaya ang hirap magbuntis pala, guys. Ang hirap. Kaya pala nagiging abnormal ang lahat. Nagiging abnormal yung flow ng menstruation ko, guys. So, noong November 2 na sinimulan ko na ang pag-ALC, guys, natutulungan ko talaga yung sarili ko. Okay yun? Medyo naka-recover na siya ng konti. Oh my God! That's before November 2, bayot. Before LC moment. So, yan ako kalaki. Pinapakita ko lang talaga sa inyo, guys. So, guys, hindi talaga ako mahilig sa diet. Pero, sa condition ko na may PCOS ako kailangan. Yan. That's the last peak, ha? Sa, ano pa ako niyan? Before November 2, high carb pa yung kinakain ko pala. No? Wala pa akong diet na nangyari sa life ko that time. So, kailan? I'm going to lead you na sa sexy moment ko na bayat. LC Wu Bod. Charot bayat. Sana heto. After, guys, sa November 2, nagda-diet na ako kasi gusto ko ma-normalize yung menstrual flow ko. Then, guys, please, guys, totoo talaga siya. Hindi umulba or umalma, hindi umepekto sa akin yung binibigay ng OB ko. Saan lang, guys, noong ako ay nag-low carb way of eating. Kumakain ako, guys, ng kinukonsider ako na talaga yung amount ng carbs sa body ko. Yes. Guys, by the way, hindi ko sinabi sa inyo, hindi ako health expert, hindi ako dietitian, hindi ako nutritionista. Pero, sinabi ko lang sa inyo, yung experience ko sa pagda-diet na ito. Ha? Yun yung sinasabi. So, simula November 2, okay, November 2, 3, 4, 5, 6, 7, guys. 1 week, 7, 8, 8. Basta kay 1 week, November 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. November 8. Alam kong hindi ko kaya ang walang rice. So, yung ginagawa ko is, tigtatatlong spoon lang ako ng rice. Then, more ako sa protein na food. Itlog, karne, then green leafy vegetables. Huwag yung mga starch. Chi. Yun yung nasa LC way of eating. Again, itlog lang yung kinakain ko. Karne, then seafoods, then green leafy vegetables. Yun lang, kahit balik-balik, then yun man lang yung solution talaga, guys. So, ginagawa ko siya, guys. Pero again, 1 week, nag-adjust ako, tigtatatlong spoon lang ako, guys, ng rice. Then, after 1 week, guys. Hindi na yan. Part na yun sa transformation ko, ha. After 1 week, guys, ay so, guys, napatawag yung mama ko, no? So, let's continue.
So, after 1 week, guys, sinimulan ko na agad ang hindi mag-rise. Imagine, ha? Teacher ako, nagtuturo ako ng 20 ka mga bata. So, syempre, ang hirap kaya gugutumin. Pero, guys, believe it. Believe me, guys. Kayang-kaya mo na yan. Kasi, hindi mo binigla yung sarili mo. Nag-3 spoons ako. Then, after that week, ang kinain ko na lang, itlog na lang. Then, every snack time or recess time, nag-i-egg pa rin ako. Nag-snack pa rin ako ng LC foods, guys. So, yon. Ito na yung nangyari sa akin. Nakakaya ko talaga, guys. Kinaya ko siya, guys. Then, of course, while doing that one, inoobserbahan ko na yung flow ng menstruation ko. And, guys, happy talaga ako, guys. Kasi, right after or 1 month lang, guys, nagpapakita na yung dugo ko. Yes! No? Nagpapakita. Imagine, guys, from the delivery of my son, tig-tatlong buwan, tig-lilimang buwan, wala talagang magpapakitang menstrual flow sa akin. Pero, noong ako'y nag-low carb, guys, my God, 1 month la, handoon na. So, sabi ko nga sa husband ko, napaka-effective talaga. Napaka-effective. So, tinutuloy-tuloy ko siya, guys. That was November 2, December, minimensa ko. Kaya na guys, December, napapakain na naman ako ng edge seafood, high carb foods, ano yung mga pasta, rice, bread. Tumitira ako. At doon, ang nangyari na naman guys, nag-1 month delay na naman ako. So, January, February ako minimens. Pagdating sa February guys, tumitira na naman ako guys. Winawala ko na sila lahat. Tinitira ko na yung mga LC foods. LC foods na talaga. Then habang tumitira ako sa LC foods, nag-e-enjoy na ako guys. Monthly na agad hanggang May 16. Yes, hanggang May 16. Monthly na yung menstruation ko, guys. Ay, hindi. Hanggang February, March, April. Monthly na siya, guys. Yon. So, habang monthly na yung menstruation ko, ine-enjoy ko na rin yung katawan ko. Maraming nagsasabi kung may sakit ba daw ako, ba't ang liit ko na, pero ako lang yung may alam yung batitiyo ko, alam namin ano yung ginagawa ko sa katawan ko. Kasi nga, gusto ko manormalize yung blood. Bonus na yung body ko, guys. Then, alam ko rin, guys, na mas bagay sa akin yung medyo chubby kasi nga, mas glow talaga tayo pag chubby. Pero, I never mind that thing, guys. Ang akin lang na manormalize ang blood. Pero, May 16, guys. Ayan. Kailangan, mag-mens ako June 4. Yes. May 16 or May 4, minmensa ko. Pero May 16, nagpapa-opera ako guys ng maliit kong cyst. Okay lang siya guys kasi nga, kaliwat man sa papa ko at ako yung naano ba. Okay lang yon. Kailangan kong mag-take ng medicine. Oo, kailangan kong mag-take ng medicine. So, kailangan mo ng medicine, ano talaga, kailangan kang mag-rise. Yan. So, kain ako ng kain, bumabalik na ang lahat. Kumakain na guys na June 15. Again, my last menstruation na is May 4. Dapat June 4 magme-mens ako. Pero nagpapabaya muna ako nang dahil nakatake ako ng medicine. Kaya napapakain ako ng husto. Then inoobserbahan ko na naman yung menstrual flow ko. Awan ng Diyos, June 4, hindi na naman siya nagpapakita. Kailan lang? Nagpapakita siya June 14. So, nadidelay ako, guys, ng 10 days. Bakit nadidelay? Kasi alam ko na mismo, guys, na, so, babalikan muna natin. Alam ko na mismo, guys, na napapakain ako. So, ngayon, guys, makakatestify talaga ako sa inyo na yung low-carb way of eating ay nakakatulong talaga siya. Para sa mga babaeng, hindi normal ang flow ng kanilang dugo. Yes. Then, yung katawan na problema ninyo, talagang liliit yan, guys. Kasi, mas mabilis ang pagliit natin kung
i-control natin yung carbohydrates na ini-intake or sugar na ini-intake natin sa ating katawan. Yes. So, yung, again guys ha, hindi ako expert. Sa experience ko or sa community na or page ng FB na nakakatulong sa akin, ito yung reason ko kung bakit sinishare ko sa inyo. Kasi alam kong nakakatulong siya, guys. So, later, guys, again, ililit ko muna kayo. Ganito na ako noong before May 16. Yes. Napakaliit ko ganda, guys, noong December. Talagang maliit ako December. Tapos, na hindi na ako nagiging loyal talaga sa pagkain noong mga January, February. So, what more, no, kung ginagawa ko yan? May mga HC na rin. Oo, yun. So, ito yung katawan ko. Yan. So, may halong high carb na rin yan, pero hindi masyado. Pero, again, guys, nakakapag, ano talaga siya, pag kinokontrol mo yung carbs mo, kung pwede hindi ka mag-rice, walang bread, then walang pasta, guys, maniwala kayo, liliit kayo at magiging normal ang flow ng inyong dugo. Hi, Bernadette. Okay, yan. Ang liit ko, no? Alam kong mas bagay talaga sa akin yung chubby, pero kailangan ko para ma-normalize yung menstrual flow ko at yun lang yung way para by God's grace, by God's time, magkaka-baby na rin ako. Naniniwala talaga ako that soon, ibibigay sa akin yun ni Papa God. Basta, I have to do my part lang talaga. Hi, Dad! Charot! Ayan, medyo, ayun, pag magsiseryoso ako, isang araw lang, liliit talaga ako, guys. Ayan. So, ayan, palagi ako minimen sa moment na ito. Ang sexy ko kaya dyan lang. Okay, see? Malaki or humahaba na ang leg ng giraffe, bayat. Ayan, sexy. Ayan, o. Ting-tiring-ting-ting. Cause my hips don't glide. Track it na lang ko, honey. Angle. Pinupost ko yan sa aking story or FB. Ayan. December na yan. Oh, Christmas party sa basketballan namin. Doon sa ano? Yes, unahan ng aming place. Hey, parang bading na ba yan? Dapat ganun din kayo. See? Ang liit ko na kaya. From November 2 tapos yun. So guys, kung maniwala kayo sa akin, kung ifa-follow nilang talaga yung mga foodangs, guys, hindi ko muna masabi dito. Ibang upload ko na yan kasi nga ang haba na. O, see? Ganun ako kaliit, guys. Walang isang buwan, maliit ka na. Basta i-follow, then unang-una mag... Kung ikaw ay mag-women's ng iisang year, my God, dolor. Follow mo lang ako, guys. Follow nyo lang yung LC way of eating natin, guys. Magtutulungan talaga kayo. Mas nakakatulong pa sa mga binibigay ng gano'n na. Oh, sa LCO, talagang isang buwan lang. Yan. Yan ako, guys. So, guys, doon nagtapos ang lahat, guys. And hopefully, guys, nakakatulong ako sa inyo. And again, guys, that's all. Hindi ko man sinasabi na sundin niyo ako. Basta sinishare ko lang sa inyo na kung may problema kayo, kung PCOS kayo, may problema ako. Nag-hormonal imbalance yung ano ninyo, something dyan, huwag kayong magproblema kasi tayo ang may hawak sa solusyon. Basta sinasabi ko na sa inyo, guys, and it's up to you. That's it. I know. And this way, nakakatulong ako ng marami. And May 16, napapakain ako. And today, mag-post ako ng my unang journey ko na naman after na naputol ko yung
November, December, January, February, March, April, May. 6 months na na-struggle, tapos napapakain ako. So, magsisimula na naman ako, guys. So, if you want to follow, guys, keep watching my videos. Then again, before we end is this up, please don't forget to subscribe my channel, do like, then hit the notification bell so you will be updated of my upcoming videos. That's all, guys. I love you, guys. Bye-bye. Famco Vlogs channel, don't forget, keep watching. I love you.